Si Jake Sully ay isang veterano ng digmaan na may kapansanan na namumuhay ng monotonous na buhay sa States. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay binubuo ng pagsisisi sa kanyang mga pinili sa buhay, pagsali sa mga away sa bar, at paggunita sa kanyang mga nakaraang araw ng kaluwalhatian. Ngunit hindi niya alam na malapit nang bumaliktad ang kanyang buhay. Isang araw, may mga opisyal na lumapit sa kanya, at binanggit na ang kanyang kambal na kapatid, si Tom, ay pinatay. Nalungkot si Jake sa balita. Ngunit nais ng mga opisyal na kunin siya para tapusin ang hindi natapos na gawain ng kanyang kapatid. Lumalabas na pinaplano ni Tom na imbestigahan ang isang bagong natagpuang planeta na tinatawag na Pandora, na tila sumusuporta sa buhay tulad ng Earth. Saglit na pinag-iisipan ni Jake ang panukala, ngunit kapag binanggit ng mga opisyal na milyon-milyon ang babayaran niya, pumayag siya kaagad. Kasunod nito, siya ay inilagay sa 6 na taong crossleaf upang maghanda para sa misyon. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili na may kasamang iba pang mga pasahero patungo sa Pandora. Binigyan si Jake ng espesyal na pagkakataong ito dahil perfect genetic match sila ng kanyang kapatid. Sa susunod na eksena, si Jake at ang iba pang crew ay dinala sa Pandora sa isang shuttle. Sinabihan ang lahat na magsuot ng full face respirator dahil ang kapaligiran ng planeta ay masyadong nakakalason para sa mga tao upang mabuhay, 20 segundo lang ng exposure ay papatayin sila sa loob ng 4 na minuto. Pagkatapos mapunta sa misteryosong planeta, pumunta kaagad si Jake sa isang military briefing kung saan nakikipag-usap si Colonel Miles Quaritch sa mga nagtitipod na sundalo at ilang kasamang sibilyan. Ipinaalam niya sa kanila ang mga katutubong tao ng Pandora, ang Navy, at idinagdag na kung gusto nilang mabuhay, dapat silang sumunod sa mga batas dito. Nang maglaon, bumisita si Jake sa isang pasilidad ng pananaliksik kung saan nakilala niya ang biologist na si Norm Spellman. Binibigyan niya siya ng unang sulyap sa sarili niyang nakaprogram na avatar. Pagkatapos ay ipinaliwanag na kung ang isang tao ay kumonekta sa kanilang avatar, na isang genetically engineered na Navi hybrid, maaari silang maghalo sa planeta ng Pandora at kumilos tulad ng Navis. Kasunod nito, habang naglalakad sina Jake at Norm sa Departamento ng Agham, ang pinuno ng Agham ng programa. Si Dear Grace Augustine ay nagising sa isang espesyal na ginawang pod na nag-uugnay sa kanya sa kanyang avatar. Sinubukan ni Norm na ipakilala siya kay Jake, ngunit tila galit siya at padabog na lumabas ng silid. Pagkatapos ay hinarap ni Grace ang base commander at isang kinatawan ng Resources Development Administration, RDA, Parker Selfridge. Ang RDA ay isang kumpanya na namamahala sa lahat ng militar at iba pang empleyado na nakatalaga sa kolonya. Sinubukan niyang kumbinsihin si Parker na walang silbi si Jake dahil kulang ang kanyang mga paa at hindi siya isang siyentipiko. Gayunpaman, tumugon si Park sa pagsasabing si Jake ang tanging tao na may mga gen tulad ng kanyang kapatid, Tom, na mahalaga sa pag-trigger ng kanyang avatar. Kinabukasan, nakakonekta sina Jake at Norm sa kanilang mga avatar pabalik sa lab di nagtagal, nagising ang avatar ni Jake sa isang hiwalay na silid. Nakapagtataka, maaari na niyang igalaw ang kanyang mga paa at maglakad-lakad, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Tuwang-tuwa, hindi niya pinapansin ang mga utos ng kanyang mga manggagamot at tumakbo siya sa recreation area kung saan maraming iba pang avatar ang nakikilahok sa sports at nag-i-enjoy. Nang maglaon, kapag natutulog ang avatar ni Jake, nasira ang link at nagising siya sa kanyang anyo ng tao. Susunod, nakilala niya ang koronel at nakipag-usap. Nagtanong si Jake tungkol sa tunay na layunin ng kanilang pagbisita sa planetang ito, at sa wakas ay pinayagan siya ng koronel sa katotohanan. Tila, ang Pandora ay nagtataglay ng isang napakabihirang anyo ng bato na kilala bilang Unobtanium, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa lupa. Ang pinakamaganda at pinakamalalaking bato ng Unobtainium ay matatagpuan sa loob ng komunidad na tinitirhan ng mga taga-Navi. Ngunit dahil hindi nila makikita ang kanilang lupain na inaagaw ng mga tao, kailangan ni Jake na kahit papaano ay kumbinsihin sila na lumayo. Binanggit ng kolonel na may 3 buwan si Jake para perpektong makisama sa mga taong Navi at hikayatin silang humanap ng ibang tahanan. Kung matagumpay ang misyon, bibigyan si Jake ng bagong pares ng mga paa. Gayunpaman, sa pagtatapos ng 3 buwan, kung tatanggi pa rin ang mga taga-Navi na lumipat, isang pangkat ng militar ang ide-deploy na malamang napuksain ang buong lahi. Kinabukasan, kumonekta si Jake sa kanyang avatar at lumipad sa ibabaw ng Pandora kasama sina Grace, Norm at ilang iba pa. Hindi nagtagal, dumaong sila sa isang lugar at nagsimulang mangolekta ng mga sample ng flora. Ngunit si Jake, nabaguhan sa hindi pangkaraniwang kapaligiran, ay nabalisa at napadpad sa isang bukid ng mga bulaklak. Noon lang, isang kakaibang hayop, isang Thanator, nakahawig ng isang panther, ang dumating mula sa likuran at hinabol si Jake, na inihiwalay siya sa kanyang mga kasama. Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisid sa isang talon. Kasama ang Thanator na umuungal sa kanya. Hinanap siya ng mga tauhan ni Jake, ngunit agad silang umalis ng magdilim na. Sa gabi, na nawala ang lahat ng kanyang mga sandata, makikita si Jake na humahasa ng mahabang tungkod para maging sibat. Samantala, pinagmamasdan siya ng isang babaeng Navi mula sa itaas.
Naghahanda siyang barilin siya gamit ang isang araw, ngunit huminto, nang dumapo sa kanyang busog ang isang misteryoso, at kumikinang na nilalang. Kasabay nito, isang grupo ng mga ulupong na lobo ang umatake kay Jake. Sa pagkakataong ito, tila natagpo na niya ang kanyang kapahamakan, ngunit ang babaeng Navi, ay nakakagulat na humakbang pasulong sa kanyang tulong at itinaboy ang mga lobo. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan kay Jake, at inutusan itong bumalik sa kanyang nararapat na lugar. Naghahanda na siyang umalis pero sinundan siya ni Jake. Hinihiling din niya na turuan siya ng mga kasanayan sa kaligtasan. Noong una, tumanggi ang Navi na tulungan siya, ngunit nang dumapo sa katawan ni Jake ang ilan sa mga misteryosong kumikinang na nilalang mula sa naunang bahagi, humanga siya, at dinala siya sa kanyang lugar, pumatikayan. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang Neytiri. Gayunpaman, nang makarating sila sa nasabing lugar, ang mga taga-Navi, ay agad na nagiging masungit sa tagalabas. Sa partikular, ang kasintahang Neytiri, at ang susunod sa linya sa trono, si Chu Tei, gustong mapatay agad ang hybrid na tao. Gayunpaman, pinigilan sila ni Neytiri, at dinala si Jake sa kanyang mga magulang, na nagkataong hari, at reyna din ng tribo. Ipinaliwanag sa kanila ni Jake na siya ay isang mandirigma, at ang kanyang layunin, ay upang malaman ang tungkol sa kanilang kultura at tradisyon. Nang marinig ito ng reyna, tinusok niya ang kanyang dibdib at dinilaan ang kanyang dugo. Pagkatapos ay nalaman niya na siya ay may dalisay na espiritu, at hiniling kay Neytiri na maging kanyang guro at tulungan siya. Pagkatapos ng isang ritual na pagtitipon, dinala si Jake sa kanyang higaan na kumukulong sa kanya tulad ng isang bahay uod. Habang siya ay natutulog, ang tao na si Jake ay muling binuhay mula sa silid. Sa umaga, ibinabahagi niya ang kanyang hindi tunay na karanasan sa lahat ng mga siyentipiko, kabilang si Grace. Ngunit muli, ipinaalala sa kanya ng koronel na mayroon lamang siyang 3 buwan upang tapusin ang kanyang misyon. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng pag-uulat ng tao na si Jake tungkol sa kanyang mga karanasan sa pamamagitan ng isang video log na nire-record niya pagkatapos ng bawat araw na aktibidad. Pinag-uusapan niya kung paano abala ang kanyang avatar sa pagsasanay kasama si Neytiri. Isang araw, hiniling niya sa kanya na pumili ng isang scown, isang kakaibang hitsura ng hayop para sa kanyang sakyan. Sa una, siya ay nag-aalinlangan tungkol sa ideya, ngunit pagkatapos ng maraming pagigiit, pumili siya ng isa, at ikinakabit ang kanyang neural cue sa antena nito. Pagkatapos ay natutunan niya kung paano patnubayan ang scown, at nasisiyahang sumakay dito. Nang maglaon, ipinaalam ng tao na si Jake sa Colonel at Parker ang tungkol sa napakalaking home tree, ang tirahan ng Navi. At isang makabuluhang unobtanium na deposito sa ilalim nito. Nakikita ng koronel ang pagkakataon na sirain ang puno, ngunit hiniling ni Jake na payagan siyang makipag-ayos sa Navi, at kumbinsihin silang umalis. Pansamantala, nalaman ni Grace na minamanipula si Jake, kaya inilipat niya ito sa Hallelujah Mountains, isang liblib na lokasyon ng napakalaking lumulutang na mga isla na banal sa Navi lumalabas na nasa Pandora siya para lang magsaliksik sa lugar, at gustong walang kinalaman sa Unobtanium Rocks. Isang araw, habang lumilipad sina Jake at Neytiri sa kanilang mga scone, hindi inaasahang hinabol sila ng isang torok, isang matingkad na kulay na lumilipad na halimaw sa bundok na napopuot sa anumang lumilipad. Sa kabutihang palad, nagawa nilang makataka sa home tree, at ipinakita ni Neytiri kay Jake ang mga labi ng isang dating torok. Ibinunyag niya na ang huling taong sumakay ng torok ay ang kanyang lolo sa tuhod, na ginawa ito upang pagsama-samahin ang 5 tribo ng Navi sa panahon ng mahirap na panahon. Idinagdag ni Neytiri na mula sa mga dekada, wala pang nangahas na sumakay ng toro. Sa paglipas ng mga araw, sa wakas ay nagsimulang tanggapin ng tribong Navi si Jake bilang isa sa kanila, at nagdaos pa sila ng seremonya para parangalan siya. Pagkatapos ng seremonya, dinala siya ni Neytiri sa isang lugar ng panalangin kung saan ginagamit nila ang mga nerve ending sa dulo ng kanilang mahabang buhok upang magtatag ng koneksyon sa isang puno. Ipinaalam sa kanya ni Neytiri na maaari na siyang pumili ng isang babae bilang asawa. Nag-isip sandali si Jake at ipinahayag na gusto niya itong pakasalan. Si Neytiri ay halatang namangha, ngunit tinanggap niya ang proposal at ang halikan ng dalawa. Pagkatapos nito, ang bagong mag-asawa ay nagpalipas ng kanilang gabi na magkasama sa ilalim ng puno, at si Jake ay nagkamalay sa lab sa umaga. Nagising si Neytiri sa mga bumabagsak na puno at napansin ang ilang mga bulldozer sa paligid, sinisira ang lugar. Napagtanto niya na sila ay inaatake, at sinubukan niya ang kanyang makakaya upang kaladkarin si Jake sa ligtas na lugar. Samantala, sa kanilang liblib na lugar, si Jake ay naghahanda upang iugnay sa kanyang avatar, at nang sa wakas ay muling nabuhay, umakyat siya sa isa sa mga bulldozer, at sinubukan itong pigilan. Kapag walang gumagana, sinisira niya ang sistema ng kamera nito, na nagpipilit sa mga sundalo na paputukan siya. Sa kabutihang palad, nakataka si Jake at naabot ang home tree. Bumalik sa base, pinanood ng Colonel ang surveillance tape, at kinilala si Jake bilang ang avatar, na nagtangkang hadlangan ang kanilang misyon. Galit na galit, pumasok siya sa silid at hinanap sina Jake at Grace, habang ang mga bulldozer ay patuloy na gumagana at sinisira ang sagradong lugar ng mga umatikaya.
Samantala, ang Navis ay nagtipon sa ilalim ng home free at nagpasya na labanan ang mga mananakop. Nagprotesta sina Jake at Grace laban dito at nagsusumikap na pigilan sila sa paggawa nito. Gayunpaman, ang mandirigma, si Chutey, sinubukang patayin si Jake matapos malaman na sila ni Neytiri ay magsasama habang buhay sa kabila ng pagiging katipan nito sa kanya. Habang umiinit ang sitwasyon, biglang nawalan ng malay ang mga avatar ni na Grace at Jake habang ang mga link sa pagitan nila at ng kanilang mga anyo ng tao ay biglang naputol ng koronel. Sa susunod na eksena, ang RDA at ang mga commander ng militar ay naharap sa isang galit na Grace na nagbubunyag na ang Navi ay maaaring ma-access ang isang network na gawa sa mga puno ng Pandora na may higit na neurological na koneksyon kaysa sa utak ng tao. Siya at si Jake pagkatapos ay sinabi na ang Navis ay hindi kailanman lilipat sa kanilang lugar. Ang home free. Nang marinig ito, nagpa siya ang koronel na salakayin ang home free at gumamit ng mga bomba ng gas para itaboy ang Navis. Na alarma, nagmamakaawa si Jake sa base commander, Parker, para payagan siyang gamitin ang kanyang avatar para makumbinsi niya ang Navis na umalis. Obligado si Parker, ngunit nagbabala siya na may isang oras lang si Jake para makamit ang kanyang layunin. Sa sandaling siya ay bumalik sa gitna ng Navis, ipinaalam niya sa kanila na sila ay nasa ilalim ng pagsalakay ng mga tao at inamin na siya ay isa sa kanila. Si Neytiri, nang marinig ito, ay itinulak si Jake para sa pagtataksil sa kanyang tiwala. Ang ibang Navis ay pare-parehong nasalanta, kaya dinukot nila si Jake at Grace bilang mga hostage. Pagkatapos nito, naghahanda silang labanan ang mga tao na dumating sa isang malaking bilang ng mga lumilipad na barko. Pagkatapos, magsisimula ang digmaan. Sinusubukan ng Navis ang kanilang makakaya, ngunit ang kanilang mga busog at palaso ay walang tugma laban sa mabibigat na artilerya ng tao. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang pagsabog, ang home free ay tuluyang ibinaba na pumatay sa ilang Navis sa proseso. Sa panahon ng kaguluhan, ang Reyna ay hindi inaasahang bumalik sa mga bihag na tao at pinakawalan sila. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanila na iligtas ang kanilang tribo. Hindi nag-aksaya ng oras, nilapitan ni Jake si Neytiri at sinubukang aliwin siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa panahon ng pag-atake, ang ama ni Neytiri ay lubhang nasugatan, at sa kanyang pagpanaw, hiniling niya na kunin ito ang kanyang sagradong busog at pamunuan ang kanyang mga tao. Biglang bumalik sina Jake at Grace sa kanilang anyo, at agad na ikinulong para sa pagtataksil. Nadakip din si Norm sa pagtatangkang pigilan ang mga tropa sa pagsasara ng kanilang mga avatar form. Samantala, ang natitirang Navis regroup sa Tree of Souls. Bumalik sa base, si Jake at ang kanyang mga kaibigan ay lihim na pinakawalan ng kanilang piloto ng koponan, Trudy. Pagkatapos ay lumipad sila sa kanyang spacecraft at sinubukang maabot ang Navis. Sa kasamaang palad, sa daan, napansin sila ng masamang koronel at binaril ang spacecraft. Malubhang nasugatan si Grace at parang dudugo siya. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng grupo ang mga lumulutang na bundok kung saan tumalon si Jake sa loob ng pod at nagising bilang kanyang avatar. Alam na hindi siya tatanggapin ng Navis, pagkatapos ay gumawa siya ng mapangahas na pagpili na tawagan ang kanyang scone at pumunta sa isang misyon upang mahanap ang Torok. Ang kanyang diskarte ay simple, ngunit madaling magresulta sa kanyang kamatayan. Dahan-dahang lumapit si Jake sa mapanganib na Torok mula sa itaas at tumalon sa likod nito. Pagkatapos, sa gitna ng isang ritual ng umatikayan, nakita natin siyang nakasakay sa Torok patungo sa puno ng mga kaluluwa. Nagulat ito sa lahat ng Navis at sa wakas ay tinanggap nila siya pabalik ng may lubos na paggalang. Pagkatapos, tinanong ni Jake ang mandirigma, Chutey, para sa tulong sa pakikipaglaban sa hukbo ng tao. At sumunod ang huli. Sa Navis na ngayon sa kanyang tabi, tinangka ni Jake na iligtas ang kanyang namamatay na kaibigan, Grace, at humihingi pa ng tulong sa Reyna. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nawalan ng kabuluhan, habang si Grace ay sumuko sa kanyang mga pinsala. Pinasisigla nito ang galit ni Jake at hinimok niya ang Navis na magkaisa at itaboy ang mga tao. Sa pagtatapos ng araw, nilalapitan nila ang kanilang mga karibal na angkan at nagtitipon ng humigit kumulang 2,000 karagdagang Navis. Samantala, napansin ng koronel ang Navis sa malaking bilang at inilipat ang kanyang atensyon sa puno ng mga kaluluwa. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan at nagmarch sa patungo sa lokasyon. Ngunit sa kanyang sorpresa, lumitaw din ang Navis, kapwa sa lupa at sa himpapawid. Si Jake ay lumilipad sa kanyang maalamat na Torok, habang si Chutey at iba pang mandirigma ay handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kanilang lupain. Dinagtagal, nagsimula ang isang nakamamatay na labanan. At ang mga bangkay ay nagsimulang magtambak sa magkabilang panig. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa mga scouts, ang artilerya ng tao ay dahan-dahang nagsisimulang umalma. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jake ay hinabol at binaril ng barko ng Colonel's Dragonfly. Sa kabutihang palad, dumating si Trudy doon sa tamang oras at pinaputukan ang koronel, na nagbibigay kay Jake ng sapat na oras upang tumakas. Sa kabilang banda, ang scout ni Neytiri ay binaril at napatay habang si Chutey ay napatay din sa isang pagsabog. Mula sa lupa, nakita ni Neytiri ang pagkawasak at nagsimulang magpanik.
Samantala, isang malaking bombang barko ang papalapit sa Tree of Souls. Tila ang mga tao ay pupunta sa kanilang paraan, ngunit biglang, sa pamamagitan ng kung ano ang natitira sa nakapalibot na kagubatan, isang batalyon ng Titanoteres, ang mabigat na armored na parang dinosaur na mga hayop ng Pandora, ay dumating at nagsimulang umatake sa mga sundalo. Tuwang-tuwa, muling sumama si Neytiri sa laban, kasama ang maraming uri ng Pandora sa likod niya. Nakapagtataka, kapag lumitaw ang isang Thanator sa malapit, yumuyuko ito sa kanya, ng sunod-sunuran. Pagkatapos, habang nagkakalat ang mga puwersang panglupa ng militar sa kalituhan, itinaas ni Jake ang kanyang torok sa himpapawid upang salubungin ang bombang barko. Pagkatapos ay naghagis siya ng mga granada sa barko, na pinipilit itong bumagsak malayo sa Tree of Souls. Naglulunsad din si Jake ng mga pampasabog sa spacecraft ng Colonel, ngunit ang huli ay nakataka sa isang MP suit bago ito magliyab at sumabog. Sa kasamaang palad, natuklasan ng Colonel ang kanyang sarili sa pansamantalang kampo ni Grace. Sinusubukan niyang i-off ang avatar pod ni Jake, ngunit kasabay nito, inaatake siya ng Thanator na iniugnay ni Neytiri sa kanya. Nakapagtataka, matagumpay niyang napatay ito gamit ang kanyang suit, na natrap si Neytiri sa ilalim nito. Ngunit bago magkaroon ng pagkakataon ang Colonel na pumatay sa kanya, dumating si Jake sa eksena sa kanyang avatar. Ang dalawa ay nagsimulang pabalik-balik, ngunit sa huli, ang Colonel ay nakakuha ng mataas na kamay. Malapit na niyang tapusin si Jake, ngunit sa mismong sandaling yon, bumangon si Neytiri at bumaril ng palaso sa Colonel, na ikinasal sa kanyang dibdib. Nang walang pag-aksaya ng oras, nagpaputok siya ng pangalawang araw, na agad na pumatay sa Colonel. Gayunpaman, bago siya mamatay, nakagawa na siya ng sapat na pinsala sa pod ni Jake. Dahil dito, gising ang tao na si Jake, ngunit nahihirapang huminga at subukang magsuot ng maskara. Sa kabutihang palad, nagpakita si Neytiri at tinulungan siya sa pagkuha ng kanyang maskara. Pagkatapos ay duyan niya ang tao na si Jake at pinagmasdan niyang mabuti ang totoong katawan nito sa unang pagkakataon. Sa huling eksena, nag-sign out si Jake sa kanyang huling video log na nagsasabi sa amin na siya ay napili upang permanenteng ilipat ang kanyang kamalayan sa kanyang avatar. Nagtapos ang pelikula sa isang ritual kung saan nagising si Jake sa kanyang avatar form na binabantayan siya ni Neytiri.